Charm Concepcion, and welcome to my channel. Baby, I love you, I love you, I love you, I have found the only one. So for today's video, nakita niyo naman, mukap na mukap ako kasi for today's video, gagawin natin ang full face makeup gamit yung mga products na binigay sa atin ni Rina and Boss Salon na mga makeup. So if you wanna know how I achieved this look, please keep on watching. Hi guys! As you can see, wala na akong makeup. So ngayon nga, i-review na natin yung mga products na galing kay Rina and Boss Salon. So ang binigay nila sa akin is yung mga Bius Skin na makeup. I have here the Lovely Shimmer Facial Makeup Base. Tapos yung kanilang Bius Skin Teary Eyeliner. Tapos I have here the Bius Skin Pure Natural na Eyeshadow. Tapos Bius Skin Collagen Two-Way Cake. Ayan. Tapos, ito binigay nila sa akin pero hindi Bius Skin yung brand. This is the 3W Clinique Collagen BB Shining. So, this is a cushion. So, meron din tayo ditong Ecoli. I don't know kung ano yung basa dito sa brand na to, guys. Ayan siya. Tingnan nyo. Ayaw nyo mag-focus. Ayan. Hindi ko alam kung paano basahin. Pero, ayan yung lipsticks natin. Meron akong 2 shades. So, pipiling na lang kung anong shade ang gagamitin ko. Tapos, I have here the 3W Clinique Auto Lip Liner Pencil. So, gagawa tayo ng full face makeup gamit yung mga products na to. Tapos, yung mga kulang, dun na lang kukuha sa mga ibang makeup products ko. So, simulan na natin. First, I will use the primer. So, ito yung primer natin from Bius Skin. Ayan, that's open. So, this one is, ano ba yan? Facial Makeup Base. So, this is, ito yung color blue. Kasi, di ba iba-iba yung color nila ng makeup base? So, meron ako is yung color blue. This one is 45 ml. So, at yung itsura niya, guys. So, tapos na tayo maglagay ng makeup base using the Bius Skin. Ngayon naman, mag-cushion. So, gamitin natin itong 3W Clinique na cushion. Let's open. So, guys, itong 3W Clinique na cushion, ayan, meron na siyang refill na kasama. Tapos, ito yung pinaka-cushion niya, color red. So, yung itsura niya, napaka-classic. Tignan, tsaka mukhang mamahalin. Kasi, ang kintab, tapos kulay, parang maroon red yung kulay niya. So, sobrang ganda. So, I'm in the shade number 21. So, this is how it looks like sa personal. Ayan, liwanagan natin. Ayan ang itsura niya. Sobrang sleek niyang tignan. Tapos, yung loob niya, ayan, may mirror. Tapos, ito yung puff. Tapos, ayan. So, just your regular cushion. So, ayan yung itsura niya, guys. So, ngayon, buksan na natin itong cushion. So, let's try kung maganda ba yung coverage niya. Kung matatakpan niya yung mga veins ko. Alam naman natin lahat, sobrang dami kong veins sa mukha. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, pakita ko ulit para sa mga bagong viewers natin. Ayan guys, sobrang dami kong vein sa mukha. Tsaka meron akong sugat dito kasi nga hinata ko yung balat. So, tingnan natin kung matatakpan niya yung mga yan. Sana maganda yung coverage niya. Okay, gamitin na natin. Hindi ko gagamitin yung puff kasi sayang yung puff. Hindi ko naman siya gagamitin kasi meron pa akong mga bukas na BB cream. So, buksan muna natin siya. Hindi ko rin siya bubuksan ng totally open. Gagamitin ko tong sponge ko, wet sponge. Or damp sponge. Ayan guys, so tingnan niyo yung kalahati ng mukha ko. So in fairness, maganda yung coverage niya, pero hindi siya yung full coverage na foundation or na cushion. Yung coverage niya, ano lang siya, parang medium coverage. Siguro kung magsi-second layer ako, magiging full coverage siya. So, try natin dagdagan. Yung mga areas na lang na puro veins. Okay. Ayan guys, magiging full coverage siya pag ginagdagan niyo yung pag nag-add kayo ng isa pang layer. Okay, maganda siya. May potential tong ano, cushion na to. Bango! Tsaka bango niya! Bango. The close-up look, guys. So, kung makikita nyo kasi, guys, pasensya na kasi nagda-dry talaga yung balat ko. Kaya may mga areas na dry. Tignan. So, ayan siya. Kung makikita nyo, natakpan niya yung veins ko. Compare nyo dito sa kabila. So, ayan siya.
Ito yung meron ng cushion, tapos ito yung wala pang cushion. So, kung makikita nyo, ayan, meron pa akong mga veins dito, tapos dito, halos konting-konti na lang, halos hindi na rin siya makita. Sa personal kasi, guys, sa mirror, hindi ko na siya masyadong makita. So, ayan. Tsaka maputi yung coverage niya, maganda siya for my skin tone. So, maganda naman yung coverage niya. Yung coverage niya is medium to full coverage niya. Tapos, ang napansin ko sa kanya, hindi siya kagaya ng mga regular cushion natin na dewy ang finish. So, yung finish nito, may pagka semi-matte. Pero hindi naman siya matte, yung flat matte. Hindi siya ganun. So, semi-matte yung finish niya kasi meron pa rin ako nakikita mga dewiness sa skin ko. So, ito, healthy looking tignan tong cushion na to kasi 'di ba mayroong mga cushion na sobrang matte na matte. So ayoko rin ng ganun kasi parang hindi na siya healthy tignan sa balat. So ito, healthy naman siya tignan sa balat kasi semi matte siya. Ayan. Tsaka pag matte na matte kasi sa skin condition ko kasi nga combination ako, may tendency talagang nagki-cake sa akin yung mga matte na cushion or foundation. So ito, semi matte lang siya kaya okay siya sa akin. So okay guys, tapos na tayo sa base natin. So meron na tayong cushion. Ngayon naman ang gagawin natin is mag-set tayo ng mukha using this Buskin Collagen 2-Way Cake Foundation. So ito yung itsura niya guys. So it's just your regular compact powder. Nasa black na case. Tapos pag in-open mo siya, asan ang pang-open? Ayun. So ayan, meron siyang puff. Tapos, mirror, and then your mismo pinaka powder natin. So, I'm in the shade Nude Beige. So, this one is number 21. So, I will not use this puff kasi mahirap siya, diba, gamitin pag mga gantong foundation. So, mas prefer ko yung brush pag gumagamit ng powder. So, tingnan natin yung kanyang coverage. Kung maganda ba tong Sibiu Skin. Ang labo ng mirror, hindi ko pa tinatanggal yung plastic. So ako guys, hindi na ako nagbe-bake kasi yung mukha ko naman daw dito, hindi naman ako nagko-concealer, 'di ba? Kasi yung mukha ko talaga pag nagko-concealer ako, nagki-cake lang ng gusto. Kaya hindi na ako nagko-concealer. Let's see kung okay ba siya. Mhm. So tong Buskin na powder, okay naman siya kaso nga lang guys, medyo hindi siya ganun ka-fine. Ah, fine naman siya, guys. Okay naman pala. Dry lang talaga yung balat ko today. Tsaka yung, yung color niya, match talaga sa skin tone ko. Pakita ko sa inyo, ha? Ayan. So, ayaw niya mag-focus. Ayan siya, guys, oh. Diba? Kita niyo ba? Ayan. Kakulay ko naman siya, kaya okay lang. So, ayan na nga, nalagyan na natin ng powder. Siguro tama naman yung powder na yan para hindi siya masyado mag-dry. Tignan. Ayan. So, I'm done with the powder. So, okay naman itong Buskin na powder. Ngayon naman, ang una kong gagawin is mag-kilay. Dahil kilay is life. So, sa kilay guys, babalikan ko na lang kayo gagamitin yung kilay ko. Ang gagamitin kong pang-kilay ngayon is from the brand. I think ito nang bili ko sa Mumuso. Ganito lang siya guys, oh. Retractable. Na ganyan. Tapos, meron na siyang kasamang spoolie. So, ito na lang gagamitin ko pang kilay. So, okay guys. I'm done with my kilay. So, ngayon naman ang gagawin natin is mag-eyeshadow. So, ako guys, hindi ako masyado makapal mag-eyeshadow. You know me, hindi ako masyado makapal mag-makeup na tao. Kasi nga, feeling ko talaga hindi bagay sa akin makapal ang makeup. So, I'll try my best para gumawa ng eyeshadow. Gamit lang tong tatlong shade ni Buskin. So, ito lang yung shade niya. Pakita ko sa inyo. Ayan lang guys. So, ito, dark brown, tapos medyo light brown, tapos may shimmer, tapos parang color white lang. So, lahat sila, guys, may shimmer. Ayan.
So okay, let's do this. So syempre guys, hindi naman natin magagamit tong brush na kasama niya. Alam naman natin yan. Hindi natin nagagamit yung mga brush na kasama sa mga makeup talaga. Mas maganda pa rin gumagamit ng totoong brush. So gagamitin ko na lang aking mga brush para mag-eyeshadow. Ang gagamitin ko na lang guys, I will use this middle color para sa base. Tapos ito pang accent natin dun sa mga areas. Tapos yung white dito sa mga bandang inner area. So try natin. Okay guys, I'm done with my eyeshadow. So ayan, nag-gradient effect lang ako ng smoky eye na brown ng color. So ayan siya. So ngayon naman is gagamitin natin tong white na color para mag-highlight dito sa brow bone natin. So gagamit na lang ako ng maliit na brush. Lagay lang natin dito. So yung eyeshadow ni Viewskin, powdery siya, hindi siya creamy guys. So, medyo marami siyang nagpo-fall habang ginagamit mo siya. Pero okay naman yung pigmentation niya, pigmented naman siya. Kung ano naman yung color niya dito sa pan, ganun din yung color niya sa pinaka pag nilagay mo na siya sa mata mo. The only problem nga is masyado siyang powdery. So ngayon magta-tight line lang tayo guys. Gagawa tayo ng mag-eyeliner ako ng sobrang nipis gamit yung aking Maybelline na eyeliner. Babalikan ko pa yung eyeshadow kasi maglalagay ako ng konting eyeshadow dito sa baba ng mata. So, ito nga yung eyeliner ko using my Maybelline. So, mag-tight line lang tayo. Ako mag-eyeliner kung nakikita nyo naman, hindi talaga sa akin bagay naka-makeup. Kaya hindi ako masyado nag-makeup kasi nga, iba ang nagiging itsura natin, mga bes. Ayan guys, naka-eyeliner na ako. Ang gagawin ko naman is, gagamitin ko yung, ano ba yan? Nasa na? My gosh, ayun. Yung Viewskin Tear Eyeliner. So, ayan. Gamitin natin siya. So, ito yung aking tab nila guys. Ayan o. So, mag-eyeshadow pala muna ako dito sa baba ng konti para magkaroon lang tayo ng buhay sa mata. So, itong light brown lang kanina, ito sa ilalim, konting-konti lang. So, ayan guys, gagamitin na natin itong tear eyeliner ni Viewskin. Ito siya guys. So, ayan. So, i-close up lang natin. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan siya. So, glittery lang siya na parang champagne yung color. So, ilalagay natin, ayaw niya mag-focus sa mukha ko, ayan. Ilalagay lang natin siya dito sa inner corner, tsaka dito sa baba. So, yun yung area sa paglalagay natin. Ganyan lang siya. Tapos yung color niya parang champagne. Alam niyo yung mga Korean look na parang maluha-luha sila. So, ganun siya. Ay, ang ganda naman ito, guys. Sobrang kintab niya. I like this. Ang ganda. Gusto ko siyang ilagay sa buong ano ko, guys. Eyelid. Manipis na manipis lang sa ibabaw ng eyeliner. Para magkaroon lang ng accent. I like this one. Ang ganda ng color. Ayan. Ang ganda niya guys. Oh. Tingnan niyo. Sobrang kintab. Ayan guys. Tapos na ako sa eye makeup ko. So masyado ako natuwa din sa glitter liner. Kaya buong eyelids ko nilagyan ko. Natripan ko lang talaga. Kasi first time kong maganto ng makeup na sobrang mag-glitters. So, medyo kumakalat nga lang siya sa ibabaw kasi dumidikit pag pumipikit ako kasi nakabagsak na ganun yung eyelid ko. So, ngayon naman, mag-bronze tayo ng konti. Hindi ako pala contour na tao kasi wala lang. Hindi na talaga ako masyado nagko-contour. So, mag-bronze tayo gamit tong Too Cool for School Art Class natin by Rodin. So, ito, ang gagamitin ko ay ang aking ankle brush. So, ayan. So, ako guys, pinag-combine ko yung tatlong colors pang bronze ng muka. So, pero ako guys, hindi ako makapal mag-bronze ng mukha kasi
Ayoko rin nung masyadong ma-brown yung mukha ko kasi parang hindi bagay masyado sa skin tone ko na masyadong ma-bronze. Kaya konti lang. So, ayan. So, ito na lang din ang gagamitin ko sa nose ko. Ako guys, hindi rin ako pala nose line na tao kasi ano ko eh, parang satisfied na ako sa ilong ko. Alam ko yung ilong ko hindi perfect, hindi siya ganun ka. Actually guys, ang taas ng ilong ko, kung mapapansin nyo, ayan. Ang problema nga lang talaga is malapad siya dito sa part na to kasi dati hindi ganyan yan. Kaso nagka-allergic rhinitis ako kaya nagkaganyan siya. Siyempre, pag singa ka ng singa, diba ganun ka ng ganyan ng ilong mo. So, ayan. Ayan na nangyari. So, ayan. So, okay na okay din tong tukol for school na to. May nabubulol ako. Tukol for school na contour pang ano sa ilong, pang contour sa ilong. Tingnan nyo guys, oh. Sobrang natural looking lang yan tignan. Oh, diba? Ang ganda. So, ayan. So, ito lang yung ginagamit kong brush. Pinaninipis ko lang siyang ganun. Mas makapal kasi, mas madali. Kasi pati yung bandang babang areas, nalalagyan niya na. So, hindi mo na siya kailangan ikalat. Kasi, this brush already do the work. So, ayan. Tingnan nyo, diba? Ang ganda niya, pang nose line. Kasi, natural looking lang talaga siya. Ayan. Palipisin pa natin yung ilong ko. Ayan. So, ayan. O, diba? Pak! Ang ilong! Ganda ng ilong, te! Ayan. So, ayan. I'm done with my nose. Ayan. Parang ngayon lang ako nag-makeup tutorial na ganyan ang aking ilong. Tingnan nyo naman. So, wag lang sa side view kasi medyo halata. So, ayan. Tapos na rin ako mag-bronze ng mukha ko. Kung makikita nyo naman, sobrang subtle lang ng color niya. Sobrang natural looking lang. So, ngayon naman, magmamaskara muna ako, guys. Kasi nakalimutan ko magmaskara. So, magmaskara lang tayo. Babalikin ko kayo. Magmaskara lang ako. So, ayan, guys. Nakapaglagay na ako ng mascara. Hindi ko pa lang siya naka-curl kasi nakalimutan ko i-curl kanina. I-curl ko na lang mamaya pag natuyo na yung ating mascara. So, now, I will do my blush. So, gagamitin ko lang tong Sugar Ball Velvet Blusher. So, ito, nabili ko siya sa Altea Korea. Ito, sobrang pink nito. So, dapat konting-konti lang kasi grabe. Ano siya? Sobrang pigmented siya. Ayan yung color niya, guys. So, parang corally pink yung color niya. So, dapat konting dot-dot lang. So, itong gagamitin kong brush, guys. Wala lang. Ito lang yung nakita kong brush. Pero ayoko pala sa kanya. Ito na lang powder brush ko. So, konting-konti lang, guys. Para magkabuhay lang ang ating mukha. So, ayan o. May kulay na agad siya. Konting-konti rin nilagay ko. Tak. Iba na gagawa ng blush on, no? Kaya ako guys eh, ang on the go kong makeup talaga is blush on, lip tint, tsaka powder. Kasi, kaya ako lip and cheek tint lang eh, kasi 2-in-1 na siya. So, ayan, ba? Diba? Iba kasi nabibigay niyang buhay. Parang biglang nabubuhay yung mukha mo pag nag-blush on ka na. So, ako ma-blush on akong tao. Minsan nga, sobrang kapal ng blush on ko eh. Parang sinampal. Pero that's okay with me kasi, ano siya, tawag dito. Diba ang blush on kasi nawawala naman minsan agad. Pero pag lip and cheek tint, okay lang kasi si lip and cheek tint, matagalan. So, yung mga gantong powder blush, so, kailangan pa mag-retouch minsan. So, ayan ang color niya. So, ito natural looking lang siya. Ayan guys, so, tingnan nyo. Diba nagkaroon ng glow yung mukha mo pagkatapos mo maglagay ng blush on. So, ninipisan pa ako sa kanya, dagdagan pa natin. So, ako nagko-concentrate ako sa cheeks ng ano ko, ng mukha ko maglagay ng blush. Tapos, kinakalat ko lang siyang pag-anon. Kasi yun yung bagay sa shape ng mukha ko. So, ayan! Ang ganda, diba? Ang ganda ng blush on na to. So, ayan guys! I'm done na siguro with my blush. So, daanan ko lang yung aking ilong ng konti. Ayan. Para medyo drunk blush look ang dating. Ayan. Tapos, yung aking chin, nilalagyan ko lang din yung chin ko ng konti. Ayan. Ayan. So, ngayon naman, ang gagawin natin is mag-highlighter. So, let's do the highlight. So, ang gagamitin kong highlighter is yung aking nabili sa Korea. Pinabili ko siya sa friend ko sa Korea na... This one is also from Too Cool for School. So, this is their Clubber Highlighter.
So, ito hindi ko siya masyadong gusto. Ayan, yung highlighter na to. Hindi ko siya masyadong gusto kasi yung pagka-creamy niya, ano nangyayari? Parang nahahatak na yung, excuse me, nahahatak na yung foundation ko. So, dapat maingat ka pag ito yung gagamitin mo. Kaya ako mas gusto ko yung mga powder highlighter. So, lagay lang tayo dito sa areas ito, sa temples ng cheeks. Ayan. Tapos dito sa nose. Ayan muna tayo. Tapos, ang ginagamit ko na lang sa kanyang pangkalat, guys, is yung kamay ko. Ayan, ginaganyan-ganyan ko lang siya. Ito, napaka-natural looking niya. Tapos, ayan, ganyan lang siya, guys, oh. Parang dewy effect lang siya. Wala siya yung mga shimmer na kagaya ng ibang mga highlighters na may mga shimmer. So, hindi siya ganun. Ayan. Tapos, yung kabilang side naman. Sorry, natakpan. Ayan, guys. So, pinapat-pat ko lang talaga siya. Ganun lang. Hindi na ako naglalagay dito kasi yung bone ko dyan, masyado nang prominent. So, lalo siyang magiging prominent pag nilagyan ko pa. So, ayan. I'm done with my highlighter. And now, let's move on to the lips. So, it is in the shade Sarah or number 10. So, tingnan natin. Bago pala ako mag-lipstick, guys, sa teacher ng lipstick, gagamit muna ako ng eyeliner pen. Pencil liner. Para sa aking lip liner, ayan. Para sa aking lips. Para ma-define ng gusto yung lips ko. So, ito nude lang yung color niya. I actually like this color, ha. Parang ito na lang gusto ko sa lips ko. Ang creamy niya, guys. Hindi siya yung lip liner na madaling mabali. Matigas siya, pero at the same time, creamy siya. Hey guys, nalagyan ko na ng lip liner yung lips ko. So, ngayon maglalagay na tayo ng lipstick. So, ito nga yung color ng lipstick. Ayan. So, ito daw yung shade na Sarah, number 10. So, ang color niya may pagka brownish red. Ganun yung color niya. So, let's try. Oh! My God. So, ayan yung lipstick. Ang ganda ng color ng lipstick, no? Parang naglalaro siya ng pinkish red na brownish. So, ito na nga yung aking nagawang look. So, ayan na nga guys. Ito na nga yung final look ko with the makeup that I use from Rina and Boss Salon at saka ibang makeup ko. So, kung nagustuhan niyo tong video na to at kung gusto niyo pa ng mga gantong video na gumagawa ako ng makeup look kahit hindi naman ako magaling sa makeup, guys. Talagang mahilig lang akong kulayan ng aking mukha. So, if you like more videos like this, just comment down. Yun na yun. Mag-comment kayo sa baba. Hindi ko mag-construct. Ano ba yan? So, kung gusto niyo ng mga ganito pang look, guys, na medyo ka-artihan, sabihin niyo na lang sa akin sa baba. So, kung nagustuhan niyo itong video na to, please give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. Bye! Maraming salamat!